Wala natin itong mic. Ano? Diit pala neto. Shucks! Parang napangitan agad ako. Naka-open ko pa lang para naasar na agad ako sa item. Kasi nakita ko rito, para siya napaghahawakan na po. At maraming parang powder sa loob. Wala siyang sealing material na plastic or bubble wrap. Tapos lahat po ay naka Chinese na letters po, no? Makikita niyo po, puro Chinese yung salita. Hindi kasi ganito yung nakita ko eh. May inis na agad ako. Ito na po yung pagpapatuloy ng ating unboxing and review. Parang dinagdagan na natin ng instruction on how to use this V8 or sound card or for recording, live recording, broadcasting. So ito siya, ganito lang siyang kalaki. So kung kanina nirate natin yung unboxing natin dahil sa pangit ng packaging and everything, 1/10. Pero pagdating sa quality, ito na po mga kanonan. Hindi ko maibibigay sa inyo yung exact term kasi yung iba nga po yung nakalagay. Siguro isa subtitle na lang natin o siguro maglalagay ako ng picture tapos pakita ko na lang kung ano yung mga nakalagay dito. So anyway, ang tuturo ko naman sa inyo ngayon is paano i-install or gamitin mismo itong item na to. Okay, so para sa aralin po natin, so ito pong button na to, diinan lang po natin for 3 seconds. Yan, so bubukas na po siya. Yan. Ayan o, kung nakikita nyo, umiilaw na po siya. Ibig sabihin, gumagana na siya. Powered siya ng Bluetooth. So pagka sinurch siya sa Bluetooth device niya, pwede nyo na siyang masagap. Pero para sa akin, hindi ko siya gagamitin for Bluetooth. Kasi alam ko naman pag Bluetooth medyo may delay. Pero alam ko, sabi ng iba, review nila is wala siyang delay, walang loss. Hindi siya nadidelay kapag ka kinunek. Pero ako, hindi ako naniniwala doon. So mas okay na lang yung i-diretso na lang natin. So ngayon, makikita nyo po mga ano na lahat. Yan na, iba nga po yung salita, iba-ibang mga nakalagay. Yun, tuloy nga po natin. So yung mga nakalagay dyan, hindi ko masabi kung ano nga po. Pero may mga use po lahat yan kasi iba nga yung salita. Pero pag nabasa nyo sa manual, madali nyo lang makikita. So this one is for the dynamic mic. So pag sinaksakan yung mga dynamic mic, alam nyo naman yung may pahabang pansaksakan, yun. So eto naman sumunod, ito po yung para sa mga condenser microphone. So yung akin po ito, aking BM800, diyan mo siya isasaksak sa katabi ng dynamic mic socket. And yung dalawa is para sa headset at saka sa earplugs, no? So alam naman natin na kung ano yung saksakan ng mga headset natin, no? Ito lang yun, so saksak mo lang direkta. So yan na yan, ready to use na siya. So ngayon, pag sinaksak mo yung mic, syempre lahat ng ipapasok sa loob ng device na to ay lalabas dun sa headset mo. So yun yung maririnig mo. Ngayon, halimbawa, sinaksak natin to. Siyempre, mag-recording ka na. Isaksak natin sa dynamic mic. Asa may condenser mic. Ano? So, sinaksak natin siya. Saksak mo yung headset mo. Yan. So, pag nagsalita ka, Lolo, maririnig mo na siya. So magandang araw po sa inyong lahat na nandito po tayo ngayon sa live na Lolo Zadeka. Narinig ba ako? No? Ayan, hello. So, maririnig nyo naman mamaya doon sa aking example. So, for the background music, pwede kang gumamit ng dalawa yung ibinigay sa atin na libre na 3mm plug at ang dulo niya is yung mini USB. So, dalawa siya.
pwede mo siyang gamitin sa cellphone, saksak lang natin. Kahit ano dyan, yan, tatlo yan. Actually, apat nga yung nakalagay. So, dulot dalawa, pwede mong gamitin. Saka mo ngayon isasaksak yung cellphone. Kaso, nandito nga yung cellphone ko, hindi natin magagamit. So, direkta mo to, saksak mo sa cellphone, tapos, diretso lang. Tapos, salita ka, kung maghili ka mag-videoke, dire-diretso na yun, maririnig mo na sa headset mo, yung sabay na tunog ng mic at sabay na tunog ng background music more accompaniment. So yun lang. So what's up mga kanal, bali ito yung actual setup or actual testing natin using the V8. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga sinaksak ko dito sa V8, paano ko to na-generate or nagawa tong klaseng video na to. So eto, kung makikita nyo, may dalawa tayong micro USB. So actually ito yung gamit ko ngayon, ito spare lang to kung magkoconnect ako ng ibang cellphone. Bali ito, nakakonnect to sa cellphone na gamit ko ngayon kung anong pinang shoot ko dyan. At ito naman kung ano makikita nyo rito, ito yung power. Actually this V8 can be used during or while charging this device. So kasi minsan umihina yung sagap ng audio nung device kapag nalulobat na siya. Since lobat na kasi ito, so mas maganda, sinaksa ko na. And eto, pagpasensyaan nyo na, ito yung headset ko. So, etong headset, so lahat ng marireceive na sound from mic at saka sound from the cellphone na galing dito is ibabato niya rito at na yun yung naririnig ko gamit yung headset ko ngayon kasi minamonitor ko para makita ko or marinig ko kung maganda ba yung sound quality. And yun na nga, yung eto, para to sa pwede mong isaksak sa mga speakers or system, sound system, para doon ilabas yung sound. So hindi ko siya kailangan, hindi ko na siya kailangan saksakan kasi ang kailangan ko lang naman is marinig ko dito mula sa headset dito. Tapos eto naman yung condenser mic, yung gamit ko ngayon. So ayan, nakasaksak siya. So yan lang yung setup ko kung paano ko to ginawa tong video na to. So kung tatanungin nyo naman ako kung anong software yung gamit ko from capturing this video, minsan kasi may mga camera softwares na hindi nakaka-receive ng external mic. So I preferred na mag-download kayo ng open camera kasi like ito, Oppo F11 Pro, hindi siya nakaka-receive ng external mic. So kinakailangan ko pang i-download yung open camera app para makuha niya o ma-capture niya yung sound or external mic. Kasi external mic yung manggagaling sa V8 papunta sa BM800 natin. So tuturo ko naman sa inyo kung paano i-calibrate yung ating V8. So kung makikita ninyo, so ito yung mic volume. So dito ko pwedeng hinaan at lakasan, no? Ayan, malakas. Hello. So dito naman yung second knob, dito mapapansin mo pagka sobrang baba, wala siyang echo. So pag dinagdagan natin, may reverb. So dito natitimpla ng mas maganda yung sound or yung boses mo. Kaya mas mukha siyang para tayong professional na singer. So since nag-record lang naman tayo, hindi na natin kailangan siyang sobrang gandahan. And yung sa lima na to, yan. Dito natin kasi Chinese ngayon nakalagay. So ito yung treble. So adjust mo lang siya, depende sa gusto mo. Ito naman yung bass. So ito naman guys, ito yung recording level. Nanimbawa, since nakasaksak yung BM800 dito at nire-record natin siya during this using this open camera. So kapag binabaan natin dito, hihina yung sagap na nire-record ng ating mic. So ganun din, kapag nilakasan mo, mas malakas yung sagap ng pagkaka-record. So as much as possible, ilagay lang natin sa mid-level kasi yun lang yung parang optimized na level ng pag-record. Pagdating naman dito, kapag tayo sinaksak natin sa computer or any accompaniment, ito yung background music. So dito yung dito mo pwedeng i-manipulate or hinaan yung sound na ginagamit natin, yung mga background music nga, gaya na nasabi ko kanina. At ito naman, ito yung monitor. Halimbawa, pwede ko siyang hinaan, pwede ko siyang lakasan. At hindi magbabago yung sound quality kasi ito, nakadepende lang ito sa ginagamit natin ngayon dito sa headset.
So kapag ka gusto ko magusto ko pang mas marinig ng mas malakas yung nare-receive nating sound from the BM800 at saka sa cellphone na pinanggagamit natin for background music, so dito ko siya. Kasi monitoring lang to. Ito yung volume for the headset para kung gusto mo lang siyang lakasan o hinaan. Wala siyang kinalaman sa recording. Monitoring lang siya. So, ang kinagandaan nito guys, meron siyang presets na mga sounds. So, dito, kung paparinig ko sa inyo guys, pinindot ko to, magiging parang electro yung boses ko. May narinig kayo ito. Hello, sound chat! So, para siyang oriente, no? Basta hindi ko alam, hindi ako masyadong professional sa part na yon. So, gusto ko lang iparinig sa inyo. So, diniinan ko lang na matagal para mawala. So, pangalawa, magiging boses babae, boses bata. So, pindutin mo lang. O, mas maliit na bata. Isa pa ulit. Boses babae, boses lalaki. Isa pa, lalaki. Isa pa, ayan o. Yun na nga. So, ano lang siya para sa kung gusto mo maging mas funny yung mga boses natin. Ito, yun o, mas malalim na boses. Diba? So, eto naman, eto, para to sa, depende na to sa trip mo eh. Kung eto, hindi ko kasi kaya bigyan ng definition na professional view. Base lang sa trip ko. So, eto, yan o. Para siyang may echo na may reverb na hindi ko maintindihan. So, nasa sa inyo na yan kung, hello, eto parang malalim. Para siyang may noise reduction, no? Parang wala siya masagap na ibang noise. So, nasa sa ito, pag gusto mo itong gamitin kapag maraming tao sa paligid mo, at isa ay, hello, sound check. Parang halos parehas lang, pero yun nga, depende na sa gagamit kung gaano niya gusto yung magiging sound quality. So, pwede mo pagsabayin, yung dalawa, yan o, hanggang tatlo pala. So, pwede mo nang tanggalin, no? Yan, so yun lang. Tapos ito, mga sound effects na lang itong mga to. Merong ganito. So, yun na nga po mga kanunal, no? So, yun lang po yung use netong mga nasa ilalim, yung 12. Mga sound effects lang to na pwede mo magamit during live broadcasting. Nasa sa inyo na po. So, yun nga, inuulit ko ang review natin para sa item na to. 1/10 sa packaging. Pangit talaga siya. And para naman sa mismong item, yung quality, yung sound, editing, everything, etc. Nasa 10/10 na sa akin. Para sa akin, 10/10. Kasi ito yung parang pinakamagandang equipment na magagamit ko for recording, live broadcasting, at yun. Pagka-personal use, yung mga gusto mo lang makinggan yung boses mo, laruin yung boses mo, maraming pwedeng gawin. So, I hope natuwa kayo sa ating video. I hope at hinihiling ko po sa inyo na i-like niyo po, mag-comment, mag-subscribe at i-share yung video nito para mas marami po makaalam at matuto sa ating pong napag-usapan sa V8. Bye-bye! Very good, ang galing.